This time, Blacklist International. Same lineup. Yep. Benedetta lang ang naiba. Lalo na pag dumating na mid-game. Kasi napakabilis niya mag-clear na minion wave. Kimi, Benedetta, and even the YSS. Pero the next play, Evos. Ito eh. Ito yung strength nila. Yung balugbogan na team fight. Yes. Diba? Mga street smarts na movements. Para sa side na ng next play, Evos. This time, nagpalit sila ng process ng kanilang pag-draft. Inuna nila yung Lancelot. Ito na kaya ang magiging effective na solution to break the code. Chantel. Possible for next play Evos kasi since nasabi din ni Edward na pinaka-way para matalo sila or ma-break yung kanilang code is ma-wipe out. And this kind of lineup for next play Evos, napakadali. Grabe naman. Nakita nyo yun? Up close and personal. Yung ginagawa ni Hesa? Hindi lang pala sa fans na ikipag ano. Pero, grabe si Ohib. Grabe. Yung ginagawa ni Ohib kay Hesa, gravy. Gravy talaga. Hindi kasi kailangan niya i-delay eh. Kahit isang minion lang niya. Eh. Isang minion na hindi makuha dito ni Hesa, mahirap na agad para yes. Dito sa side ng next play Evos. Kaya hindi din tinitira ni Ohib kanina. Yeah. Kaya lumipat kagad dito si Yawi. Nakita niya kagad na nahihirapan si Hesa. Pinapaulanan ni Ohib ng mga bala, ng mga sago-sago. Tapos meron pang ano, no? Meron pang kupa na naka-front dito against the players of Next Play Evos. Invade na. At ini-invade ngayon si H2 ni Haji. Haji, mapapa-out. Void Crystal coming in from Yelly Haze. Masyadong malalim. Ooh. Si Haji dito. Old teammates nga pala ang naglalaban. Yelly Haze and Haji. Yep. Wolf and Chantel. Ang lakas kasi nung concussive blast. Sa isang Cho. At ito, position 4 to mid lane na Cho. It means na meron siyang damage output, meron nasa offensive side siya at mas mabilis siya mag-farm. Yeah. So, after niyang mag-clear ng wave, kasi nga AOE yung Jeet Kune Do, ginagamit niya pang invade yung sarili niya. So, nahirapan din doon si H2. Yeah, for RNJ, ang bilis dito ng kontra sa kanila ng Blacklist International. Supposedly, magka-cut siya na na minion wave, pero dalawa yung nakasalubang yan. Again, Blacklist International, kumapansin natin. Oy, naku. Four-man flicker. Level 2 lang si Hesa, tingin nyo. And level 2 lang si Hesa, tapos si Oh My V, nakaabang pa. Oh my, grabe. So, ang taas ng delay ngayon na ginagawa ng Blacklist oh kay Hesa. Goodness. Level 4 na si Oeb at humaharap. Ilang gold lane siege. Si Haji din, level 4. Oh my goodness. Oh my goodness. Nauna ni Haji. This is now a dead lane in the bottom side. Ladies and gentlemen, Blacklist International out-rotating NXP this time. Iba. Kakaibang ano to? Kakaibang strategy, Blacklist International. Kasi imagine si Haji, may sarili din siyang zinozone. Oo. Tapos sa bottom lane, nazozone. Kumbaga lahat ng zone na gusto nilang puntahan, zone 1. Zone 1. Lahat na ng barangay zone. Barangay Blacklist. Kumbaga na nakuha na nila yung monthly juice, na isingil na nila. Nakuha nila lahat, naibigay sa kanila lahat. At ititrade nila yung turtle. This is great right now. If you are NXP, ito na lang muna yung kukunin mo. Alam mo na nalugi ka sa bot. Kunin mo na lang yung top lane, kunin mo na lang yung turtle. So okay pa din. 1k lang ang kalamangan ng Blacklist. Yes, ang switch lanes, ha? Oh, mabilis to na na strategy for Blacklist International kasi mabilis na nakuha yung bottom lane kanina. For Blacklist International, mabilis lang din nila makukuha since ang dami na nga ng farm dito ni Oheb. Although for next play, Evos sa kinagandahan, si RNJ hindi pa siya nabibigyan. Yep. So siya yung possible na magde-deal ng damage dito. And again, initiator for the side of next play, Evos. Pero iba, ang lahat na dinidelay nila eh. Makapag-push ulit ang Blacklist sa top lane at may outer turret energy shields pa doon. So, kahit pa nagbigay ng mga dalawang lanes si Oheb ng gold lane siege special siege minions okay lang kasi napakataas pa rin ng farm ni Oheb. Ano na kayang gold ni Oheb ngayon kasi kung iisi 27. Pinakamayaman this time, sumusunod sa kanya is RNJ, pero 300 yan, ibig sabihin isang lane yan. Actually nakakuha pa ng dalawang wagon si Oheb sa top. Zone. Exactly. Grabe yung zone, no? Imagine si Oheb free hit lang. Kumaga, sige, bahala ka na dyan. Kuhanin mo yung mga pwede mong kumanin. Nandito lang kami, nakaalalay sa'yo. And Blacklist International, very dominating for this game. Okay, sabi ni Yawi, tama na! Kanina pa kayo kuha-kuha ng objective. Yawi and H2 working together. And finally, makakuha sila ng magandang trade na i-trade na ibigay ngayon sa NXP. Sa wakas, makakuha sila ng
push sa taas. This is the trade na gustong makuha ng Next Play Evos. This is H2O again with his Lancelot, kaso top lane. Oh, naku, mapapalaban pa rin. Medyo makunat ng onti si Haji. Yawi will pop the first kill. Nandito naman si Oh My Venus. So still, sabi ni H2, anong delay-delay? Walang delay-delay dito. Baka NXP ito. 2-0 para kay H2. At magpa-Phantom Execution pa. Thorn Draws, dalawa ngayon. Tatama ng Puncture. Oh My Venus, I'm a B-Bait and H2O. Ito na yata ang pagising ng Next Play Evo sa laro. Kasi habang nangyari din yun, nakapag-farm sila ni Jay sa may bot eh. So for Blacklist International, kailangan nilang bantayan yung magiging kilos nila dito knowing na dash-dash lang that, si H2. Oy, pero may sipa na gagawin si Haji. Si H2 ang kanyang main target. H2 ngayon, may shield ng turtle. Thorn Draws para kay H2. Siya, tinitignan ng camera. Out para kay H2. Mawawala si Haji, pero ayun, mawawala din yung Benedetta. NXPE getting two turtles at wala silang pakialam, Chantel, sa nangyayari kanina. X na bigla yun, pare. Erase, padlock, tapon. Ang nangyari doon for Next Play Evo. And again, napakaganda ng pwesto ni Yelly Hayes. Hindi siya nakita dito ng players ng Blacklist International with that real world manipulation. Kaya Edward, pumasok siya all along. Meron palang magkakast na Eve doon sa may bandang Geddy. And Yelly Hayes, nakuha niya na. Oh! And another kill. Hindi na nire-respeto. Hindi nire-respeto ni OM dito yung kakayahan ni Renny J to burst him down. And NXP with a snap. Just like that. Nasa kanila na ngayon ang lead. Nabanggit natin to kanina about their aggression, about yung mga biglaang skirmishes, at nangyayari na to ngayon. Yes, nangyayari na talaga. Sabi natin kanina, si Renny J napabayaan sa top lane. Yes, na-delay si H2. Na-delay din si Hesa. But with Renny J on that farming din na continuous, Next Play Evos, nagkaroon ng space para kay H2. Nagkaroon ng space para kay Hesa. Kumbaga, Next Play Evos, anytime, may kita na natin yung damage ng kanilang marksman. Blacklist International, alam natin na kanilang strength is to maximize an error yes. na pwedeng gawin ng kanilang kalaban. And grabe din yung clutch na ginawa na pitas ni H2 kay Venus kanina. Alam natin, the more units na meron ka, mas masaya ang isang Lancelot. So because of that, nakuha pa rin ang space at umabot pa sa point na sinasabi mo, may space din si Renny J. So naitabla ng NXP, actually nailamang. Dito sa lineup or hero composition ng Blacklist International, medyo mahirap in terms of the visioning kasi hindi pwedeng mag-extend yes. ng sobra-sobra si Haji. Kumbaga, mababawasan yung kanilang tapang. But then again, Next Play Evos, they have to continue what they're doing and also give time for Hesa na makabalik dun yeah. sa mga nawala niyang oras kanina. Yeah. Ang daming nawalang investment para kay Hesa sa baba. Nag-dip. Pero may onting pagbawi ngayon. Dami mo nang nalalaman, kaibigang Ulf. Nalaman ko lang yan sa'yo. Oo, yung P2P. Tsaka kay Ate Chantel, kung hindi nyo naitatanong. Good day, guys. Good day, Manager Chantel. Here we go. NXPE. Nasa kanila ngayon ng bola. Yung rocket ay hindi makakapaglasit ng turtle dito. Libreng turtle na mapupunta kay H2O. Habang ngayon, sina Haji ay magbaback. This time, Blacklist ang makikita natin sa defensive stance. NXP, tatlong sunod-sunod na turtle sa game. Exactly. Napakagandang habol para sa kanila. And we just have to commend Yawi on that. Naka-flex siya eh. So yung rocket dito ni Oheb, automatic majority of the damage sa kanya mapupunta. And also, napaaga na din yung maximum charge doon ni Oheb. And again, Blacklist International, they have to regroup. Although, hindi naman super regroup. Yes, lumalamang dito yung Next Play Evos in terms of the objectives, like mga turtle and teamfights. Pero, Blacklist International kasi, sila yung unang nakasira ng Torre against this team. So, yeah. kailangan naman una na pumesto. Ilalaban lang nila at confident ngayon si Renny J sa kanyang mga punches. Nandun naman sa likod ngayon si Edward. Edward, mapagamit ang eye for an eye. Super slow na meron kay Hayes. Flicker out for Edward. Grabe. Mabubuhay pa rin si Edward this time, pero yung pagiging matapang ng NXP ay atin ang natutunghayan. At kagaya nga ng sinabi mo, Chantel, umaapaw na yung damage output nila. Yes, Next Play Evos dito, alam nila na kaya na nilang pumasok anytime. Again, nabibigyan nila ng time this time si Hesai. Very aggressive lineup para sa kanila. Imagine, okay, pero
Tuloy naman yung laban dito. Chemical Refinement naman ngayon para kay Oheb. Wala pa siyang pag-rocket, pero babalik pa rin si Renny J. Oheb will take that kill. Habang si Wise ay nasa baba. Wise SS, super side lane talaga. Nagpo-push na. Napipilitan na mag-back ang NXP. In, out. Grabe. Parang naging ano siya doon, talagang trabaho, focus lang sa goals para dito kay Wise. And napakaganda kasi napigilan eh. May dance. Yung gusto ng next play. May sariling laro. May dance step eh. Single, double. Kumanta siya eh. In or out? Am I in or out? Tapos sasagot si V, am I in or out? Second voice. Second voice pala si V eh. Oo. Tignan mo yung may sariling laro si Wise, 0-0-0. Pero nakasin. Bakit ito yung goal niya? Wala siyang assist. Kasi imposible kasi may mountain shocker siya. Or baka tinayming niya din. Baka tinatayming niya. Bang vision na lang. Pag wala kayong clash, tsaka ako magma-mountain shocker. Oh. And naligaw ngayon yung NXP doon. I still think na NXP ang nakakalamang dito. Umabot lang sa punto na sobrang crucial nung dilema na yun na push dahil kaya talaga ng isang YSS magpatumba ng tao. Ah, yun, sasali na siya. Eto na. Yun na yung mountain fleet na tumama. Oh, nako. Grabe. Pero may Lord. May Lord. Tingnan natin kung sino yung manalo doon. May skateboard kasi. Tingnan natin. Eto na. Sabi ng NXP, kunin natin yung Lord. Nandito si Aji. May knock-up na gagawin yung Lord ngayon. Yung rocket ay tumama. Pero sabi ni H2O, eto na ang spada ko. Renny J is down. Pero Edward ay nandito pa rin. Yawi po lado. Wise. Anong hindi kasali sa laban? Baka naman si Wise to. Wise SS. Habang ngayon, yung pag-out ng NXP, hindi na nakapag-out. Si Yelly Hayes ay umaalis na rin. And it's still Blacklist International. Even though nakuha ng NXP yung Lord. What time is it? It's Ube time. 7-5. NXP, akala ko sa kanila na yung laban. Hindi pa pala. Ang bilis na nakarating ng Blacklist International. Ibang klase din si Oheb talaga mag-Kimi. Parang ginagawa niya ang Tore yung mga katapat niya. Tinututukan niya lang na Reagan eh. But yeah, NXP Evos dito. Nakunin ni Lord. Yes, pero... Ito, outplay para sa side ng NXPE. Nandito naman si Renny J. Edward ngayon. Iyawi with the first kill. Inaabangan ngayon si Edward. Art of Divery coming in from Hesa. Pero kailangan niya muna ulit bumalik. It's still an even ball game. NXPE and Blacklist International. Parehas lamang. You know, Wind of Nature. Kaya naman sobrang tapang ni Wise dun sa moment na yun. At mukhang ang sabi ng Blacklist International, pahinugin muna natin yung ube. Iluto muna natin. So naghintay muna sila ng farm. Kasi nalugi sila bandang gitna ng nating laban. Pero mukhang pipilitin to ng side ng Blacklist. Eto na, Blazing Duet ngayon ni Hesa. Yawi ang may iwan. Nag-farm na lang muna si Wise. Si Renny J ngayon ay nasa top lane. Makikita na to ng Blacklist. Ginugulo ngayon ng Blacklist ang NXPE. NXPE, mauhuli sila ng mountain shock at may sipa pa! Si Renny J makapag-flicker out. Dash out para kay Renny J. Meanwhile, may iwan ngayon ay sinayawi. Yelly Hayes with the diamond! The diamond real world manipulation! Malalasit ngayon ni H2O si Venus as NXPE hindi takot! Hindi takot na harapin ang ube strategy ng Blacklist International. Walang bahid ng takot para sa next play Evos. Imagine nag-shift ng target si Ellie Hayes. Unang niya tinarget is si Edward. Tapos nakita niya na iwan si Venus. Mas possible na mapatay dito na kanilang team. So yung slowing effect against Edward tapos na-shift niya agad kay Venus. Napakaganda para dito sa next play Evos. And again, parehas lamang. Para sa ating dalawang lamang. Teams. Kung sinong unang makasalise, siya yung madadali. Tama. Ang unang makasalise, parang siso ang ating nakikita ngayon. But this time NXP, nasa kanila muli ang opportunity para umpisahan ang laban. Dinidiretso na nila eh. Wala silang pakialam kahit makita sila ng mountain shocker eh. Yes, even for Yawi dito, napakataas ng position nyo. Oo. Alam niya kasi na pwede nga may dumaan doon anytime soon. Pero delikado si Renny J. Napapaligiran si Renny J ngayon. Renny J. Kaya-kayang sumabog ng bomba, hindi na. Continuous damage talaga para sa side ng Blacklist International. Pero next play Evos, ang kanilang inano na lang is kumuha ng Tore. Same goes with H2. So dalawang Tore yun versus yung kill against Renny J. Pero Blacklist, Hindi pinapauwi! Hindi nila pinapauwi ang NXP! Nandito pa na si Aji dito na kay mag 1-on-1 kay H2O! Paolo pero po, at this, the
The split is real. Nandito na si Ali Hayes. Basag yung Tore pero dalawa ngayon sa side ng Blacklist ang Yatop. Lilikod ba si H2O? This time, haabulin niya ba si na Venus? Venus tatamaan ng super slow. Flicker out para kay Venus. Nandito si Yawi. Spear! Tinamaan ngayon si Venus. Meron pang super slow. Let's take it slow. So slow. Killing spree para kay H2. A tower for three heroes. NXP-ing. Ayun ang nakakalamang. Walang hihinga, mga kaibigan. Napakaganda na nangyayari sa laban natin. Kung mag-aana na lang sila eh. Kung may moment na pwede sila mag-tower rush, tower rush. Pero pag kami naiwan dun sa nag-tower rush at hindi sila naging successful sa kanilang team play, automatic may sasagot dito dun sa gustong dumepensa. Now, next play Evos, yung Lord. Kung sinabi ng Blacklist Tower Rush, sabi ng next play Evos, Lord Rush tayo. Inuubos na nila ngayon. Si Edward, ha? Yung Lord! Sino makakuha? H2O to save the day! That is the Lord! Na magmamarcha ngayon sa kupunan ng NXPE at walang magagawa ang Blacklist kundi maghintay lang muna. Dire-diretso lang para sa next play Evos. Napakaganda ng mindset ng team na to ngayon. Imagine, brink of pagkatalo na kanina dun sa Tower Rush supposedly ng Blacklist International. Pero alam nila, yung mga pwede nakuha na yun, si Rene J hinahanap. Pero makaka-uwi. Makaka-uwi. Sila na yata yung maipit. Okay, sinong maipit dito? That is Haji. Yung Lord ay nasa top lane na. Kontrolado ngayon ng NXP yung game na ito. And heading into the late game, 15 minutes into this match, locked item na yung ating jungler, pati yung ating Goldane, and even yung XP mula sa NXP, which means na lamang na ang NXP. Alam natin na sila yung mas maganda yung late game composition dahil dun sa kanilang Claude. Yes. Siguro ang lamang lang ng Blacklist is meron silang Wind of Nature na pwedeng gamitin kay Oheb at saka kay Wise para makontra yung physical damage ng NXP. But apart from that, yung overall damage source ng NXP with Eve and Claude ay mataas na. Here we go. Super slow para doon sa zone. Malipik roar na nga din. Sumusubok na si Ren J mag-push this time. Edward, makapagamit ng ultimate. Knock up! Pero may counter go si Yawi ngayon. Si Ajay pulado na kagad. Ninonormal na lang ni Ellie Hayes. Meanwhile, yung Tora ay tinatarget na dito ni Ren J. Wala na akong pakialam sa nararamdaman ng mga kalabang ko. Nandun din naman si H2O. Tatlong wala sa blacklist at mukhang tatapusin na. H2O 913. Buhay na buhay pa. NXP will take this game. At ngayon, possible na pwede nang talunin ang Blacklist sa game number 3. Oh my God! Sabi kanina, kailangan ng...